Yung akala mo na sa bilig ka natatanda ay isa palang malaking kalokohan. Sinubukan lang pala sila ng ligang to kung kaya ba nilang manaig, pero lumalabas na hindi pala satisfied ang mga bilig team sa kanilang lahat. Alam niyo ba na dumagdag pa si Ray Parks Jr. sa listahan ng mga Filipino imports na wala nang mapapasukang teams dahil kahapon lamang binitawan na siya. At kagabi sa interview ni Kumeza Spin, kinumpirma po niya na may nag-reach out sa kanya ng mga galing sa bilig na papasok na raw sila sa PBA, at yung iba naman na galing ng PBA na nangako na babalik na sila. Isa pang good news dahil ayon kay Kume na 70% na raw ang chance na ikakasa, at mas marami daw PBA governors ang sumang-ayon at napag-alaman din ng study group na mas mainam raw pairalin ng ganitong sistema. At ang chance ng mga Pinoy na maraming trabaho, hindi naman problema dahil dagdagan pa raw ng PBA ang kanilang teams nang hanggang 3. Ibig sabihin, baka pwede na itong 2 imports per team. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa Twitter, follow nyo na sa Sports Desk Media. And of course, meron din po tayo sa Facebook SDM Game Zone. Mataas ang kalidad ng mga Pinoy, yun ang paniniwala natin. Kaya naman ang ibang college players ng ibang bansa para doon maging profesional, at dahil na rin sa sandamakmak na offers ng liga sa labas. Kung kaya't grab agad yan ng mga college players at ng ibang mga PBA players natin. Kagabi, kinumpirma na po ni Kume Will Marshall na meron daw Pinoy imports na gustong pumasok sa PBA, at lahat nga ng mga former PBA players natin gustong bumalik ulit sa PBA. Ang tinutukoy ni Kume si Matthew Wright, Kiefer Avena na bumalik na nga, at ang pinakabago Ray Parks, nakaka-expire lang ng kontrata kahapon. Kahit silang lahat ay hindi maintindihan kung bakit sabay-sabay nga ang binitao ng management, kahit yung iba sa kanila ay satisfying naman ang performance. Napag-alaman ng aking source na mag-a-upgrade na nga raw ng imports ang mga team sa B-League dahil ang average points ng mga Hapon ay halos katumbas lang daw ng mga Pinoy, kaya lumingon ang atensyon nila doon sa mga European imports kaysa sa Filipino. Kaya pala, nakukulangan pala sila sa kakayahan natin, at mukhang ginagamit lang ng bilig ang mga Filipino imports para magkaroon ng fanbase at TV coverage viewers ang mismong liga. At dahil hindi na nila sila kailangan, kaya basta-basta nilang pinakawala ng ganun kabilis. Ngayon na wala pang offers ang dumadating sa mga Pinoy, kaya PBA ang naisip nilang pasukan, at bagay na itong pinaka-imposibleng maisip ng mga Pinoy. May ilang netizens ang nagsabi na dapat sa overseas league na lang sila para mas lumago ang kanilang skills. Pero yun nga, ano magagawa natin kung wala na talagang nag-offer? Kesa naman wala silang trabaho, mas pipiliin na lang talaga nilang kumapit sa PBA para may career at trabaho. Paiiralin pa ba nila ang pride kung ubos na? Si Kiefer Avena, babalik na sa NLEX mga quiz, at napag-usapan na natin yan. Si Matthew Wright naman sa Phoenix, at para sa akin kailangan ng Phoenix ang puwersa niya. Lalo na itong si Park sa TNT. Pero dahil nirelease na siya, kaya wala na rin siyang babalikan. Kung magkakayos, mas okay. Kasi kailangan ng TNT ang offensive prowess niya. Tingnan mo nga yung TNT, tinalo lang ng Ross na halos young talents lahat. Dahil nga sa pagbabalik at pagpasok ng mga Pinoy imports, ayon kay Kume, handa ng PBA sa drastic changes para sila naman ang maging number one option sa Pilipinas. Ito na nga ang ating second update. Napag-usapan din pala ng PBA study group na posible na ang tigdadalo ang imports sa PBA. Bagay naman na sinang-ayunan ng ilang PBA governors na nakarang taon pa raw napag-usapan ng study group ito. Ngayon lang isinapubliko, bagamat may ilang governors pa ang hindi sang-ayon sa bagay na to sa takot na bakang ibang local players mawala ng trabaho. Pero 70% ng chance na magaganap ng 2 imports per team para may laban naman yung ibang nasa lower teams. Kung ang iniisip daw natin trabaho ng mga Pinoy, hindi naman yung problema dahil magdadagdag na rin daw ng teams ang PBA. Ayon kay Kume, merong 5 kumpanya ang gustong pumasok sa PBA. Yung iba nga halos kaparehas lang ng ibang produkto ng inendorso sa PBA. Kabilang sa mga options, SM Mall, Family Sardines, Pure Gold Video, at hindi pa namin matuko yung isa. Isa kasi sa mga nakapagpahina sa PBA, yung limitado lang teams na papasukan. Kapag nangyari ng mga changes na to, asahan natin na mas maraming aspirants na magkakaroon ng chance sa PBA, at hiling ni Kume na sana ito na ang tamang oras para dagsain din sila ng mga young, capable talents na gaya ni Stephen Holt. Sooner, baka magamit din nila sa Gilas. Ayos ba? Ano masasabi niyo sa ginagawang hakbang ng PBA ngayon?